Secretary, good morning! Good morning, Kabayan Noli. Opo, anong latest po natin doon sa Saudi Arabia, yung mga manggagawa natin doon na nawalan ng trabaho? Kabayan Noli, sumabay ang 8 OFW natin nung ako'y umuwi. Opo. Sila ay nakatanggap na sila ng sweldo nila. Wow. At binigay na namin yung financial assistance at sinagot na namin yung kailang pamasahe. Pero may matatanggap, pa rin sila dito, di ba, mula sa OWA? Meron po. Meron sila yung tinatawag na 20,000 livelihood program. Oh. Pero, Secretary, ilan ba talaga lahat sila na naapektuhan? 1,473 Kabayan Noli. Okay, pero ito, Kabayan Noli, kalat-klat ha. Meron sa Tamam. Oh, iba-iba daw. Meron sa Alcobar, sa Jubail, meron din po sa Jeddah. Ay, paano sila? Anong gagawin natin sa mga natira? Lahat po sila ay ipapauwiin po natin. Yung gustong umuwi? Yung gustong umuwi, pero almost 95% Kabayan Noli ang gusto na umuwi. Okay. Opo. Nangako naman po, Kabayan Noli, yung mayari ng Azmil sa harap ng Ministry of Labor ng Saudi Arabia, nangako sila na onti-onti nilang bayaran yung salaries, salaries. At sasagutin din nila yung pasahe pa uwi. So, i-advance ng gobyerno natin kung ano ang may advance natin i-refund ng kumpanya. Ano ba gaho? Sabi niyo, may nabanggit to sa news item na malaki ang mawawala nga sa mga manggagawa nating OFW sa Saudi dahil lang doon sa matagal na pinatutupad na Saudization. Oo nga po, napansin ko nga po kakabayan Noli, nagdaan po sa isang mall, malaking mall, para lang kumain sana ng ice cream. Napansin ko wala na mga sales lady. Ah, na Pilipina? Yung napakaraming Pilipina noon. Kahit na... Ganun ba? Opo, wala na silang wala na silang sales lady. So, yung mga ganun ang unang naapektuhan? Opo. Ay, tinatanggap din ba ng mga taga-Saudi yung ganun trabaho? Wala nang nagtatrabaho kabayan. Yun na lang kaya na nakita ko. Wala nang lumalapit. Wala nang lumalapit. Pero may balita na yung mga nurse naman natin wanted sa Saudi. Meron silang pangangailangan ng nurses sa Saudi. Pero ang mga nurses natin, preference nila either Germany or Japan . Prepare nila. Pero paano? Anong unang naapekto ang mga manggagawa sa Saudization? Construction, ganoon pa rin sa construction. Construction pa rin. Construction kasi nag-slow down. Maliban doon sa Saudization nila, merong slow down ng kanilang activity. Yun ang sinasabi sa amin ng Azmil, Kabayan Noli, na kaya daw sila hindi nakakabaya dahil medyo mabagal ang kanilang mga kontrata. Medyo nahihirapan sila kanilang pinansya, pero meron kami nalalaman na yun. Palagay ko, hindi rin totoo yung sinasabi sa amin. Siyempre. Palusot na lang yun, palusot. Palusot na lang. Mukhang nagka-problema rin sila sa Saudi government . Parang gano'n. Oo nga po. Tama po. Yung internal lang problema dun, Kabayan Noli, may internal problem sila. Maiba ho tayo yung dagdag na sweldong hiningi ng mga manggagawa. Kailan daw ito mararanasan? Ito, Kabayan Noli, nagkaroon na ng meeting between yung aming grupo at saka yung mga workers, labor group. Opo. Tapos na sila. Ngayon, imi-meet naman ng aming grupo yung mga employers. Pagkatapos, pag nakakuha ng consensus, they will submit the recommendation to the board, and the commission, and then the commission will approve whatever wage adjustment that the board, regional tripartite board, will recommend. Okay. Secretary, maraming salamat po. And good morning. Good morning po, Kabayan Noli. Okay, thank you po.